Ang Republika ng China ay ang pinakamalaking bansa sa mundo sa pamamagitan ng lakas ng kanyang ekonomiya at bilang ng mamamayan at militar. Ito ay nangunguna sa mga pangkalahatang pangkomersyal at pangmilitar sa buong mundo. Kung ganito naman pala, paano nasabi na hindi umubra at wala palang binatbat ang China? Anong mga bansa kaya ang mga hinamon nito? Totoo bang naduwag ito sa mga binuling mga bansa? Iyan ang ating aalamin. Sa kabila ng kanilang mga tagumpay, may ilang mga isyu rin na hinaharap ang China tulad ng mga paglabag sa karapatang pantao, kalikasan at tensyon sa politika sa China at sa ibang bansa tulad ng Taiwan at South China Sea. Kalat sa buong mundo ang pagkakaroon ng alitan ng China at Pilipinas. Iyan ay dahil sa pinag-aawayang dagat. Para sa China ito ay sa kanila at tinatawag na South China Sea. Para naman sa Pilipinas, ito ay ating pag-aari at tinatawag nating West Philippine Sea. Nitong mga nagdaang buwan, lalong tumindi ang alitan sa dalawang bansa lalo na nang sinimulang harangin ng mga Chinese Coast Guard ang Philippine Coast Guard na patungong Ayungin Shoal. Nang dahil dyan, nitong Marso 2024, naglabas ang gobyerno ng China ng isang pahayag kung saan sinabi nila na lumalabag ang Pilipinas sa batas ng Declaration of Parties ng South China Sea. Tinatapakan daw nito ang soberanya ng China, nang gugulo at nagpapakalat pa raw ng maling impormasyon ang Pilipinas. Higit sa lahat, sila ay nagbabala na kung ipagpapatuloy ito ng Pilipinas. Malaking gulo raw ang hinahanap nito. Mabilis kumalat ang pahayag na ito at nagdulot ng pangamba lalong-lalo na sa mga Pilipino. Marami ang nagpahayag sa social media na kung maaari ay huwag na natin ituloy ang laban sa West Philippine Sea dahil hindi tayo uubra sa China. Marami rin nagsabi na kung sino ang may gustong kalabanin ng China ay sila-sila na lang. May mga punto rin naman ang mga nagpahayag ng ganitong saloobin. Dahil hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat na napakalakas ng hukbong sandatahan ng China, kaya may tiyansa talaga na mapulbos nila ang Pilipinas. Talaga bang tayo ay lulusubin ng China kapag patuloy nating ipinaglaban ang ating karapatan sa karagatang nabanggit? Ganoon ba talaga kalakas at katapang ang China? Kung gayon, bakit pala noong pinalagan sila ng ibang bansa ay hindi sila umubra at tila wala pala silang binatbat? Nagkaroon ng mainit na tensyon sa pagitan ng Indonesia at China tungkol sa Natuna Island. Ito ay may kaugnayan sa mga pag-aangkin sa teritoryo at Exclusive Economic Zone, EEZ, sa bahuraan ng South China Sea. Ang Natuna Island ay matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng South China Sea at parte ng teritoryo ng Indonesia. Bagamat ang Natuna Island ay malayo sa mainland China, ang China ay nagpapakita ng interes sa mga karagatan sa paligid nito dahil sa kanyang mga pag-aangkin sa malawak na bahagi ng South China Sea na kinabibilangan ng mga lugar na kinikilala ng Indonesia bilang bahagi ng kanilang EEZ. Umpisa pa lang ay tila binantaan na ng China ang mga Indonesian pero hindi nagpabuli ang mga ito. Noong 2016, ipinagpatuloy ng mga Indonesia ang plano na libutin at hanapin ang langis sa Natuna Island. Nang dahil dito, ay pinagbantaan sila ng China na tigilan ang paghuhukay ng langis sa nasabing lugar. Hindi sila nagpakita na sila ay nasindak sa China. Nagpakita sila ng determinasyon sa pagtatanggol sa kanilang soberanya at teritoryo sa Natuna Island at sa kanilang mga karagatan. Sa mga pagkakataong mayroong mga insidente tulad ng pagpasok ng mga sasakyang pandagat ng China sa mga teritorial na karagatan ng Indonesia, ang gobyerno ng Indonesia ay nagpapadala ng mga pahayag ng protesta at nagpapadala rin ng mga puwersa upang ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo. Higit sa lahat, inaprubahan ng Indonesia ang 3 bilyong dolyar na Development Plan Project para sa Tuna Offshore Natural Gas Field. Nagpadala rin sila ng mga barko na magmamanman sa mga Chinese Coast Guard vessels. Sa mga ganitong pagtatanggol ng Indonesia sa kanilang karapatan, walang giyerang naganap sa pagitan nila at ng China. Tila nabahag ang buntot ng China. Hindi pa diyan nagtatapos ang pangbubuli ng China. Nagkaroon din ng pagtatalo sa pagitan ng Vietnam at China tungkol sa mga Spratly Islands ay nagpapakita ng mga labanang pang-teritoryo at pang-soberanya sa bahuraan ng South China Sea.
Ang Spratly Islands ay isang grupo ng mga isla, bato, at iba pang mga pampang na matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng South China Sea. Vietnam, kasama ng iba pang mga bansa sa rehiyon, ay may mga pag-aangkin din sa ilang bahagi ng Spratly Islands batay sa kanilang kasaysayan, geograpya, at Exclusive Economic Zone, EEZ, ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Sa kabilang banda, ang China ay nagpapakita rin ng malakas na interes sa Spratly Islands at nag-aangkin ng malaking bahagi ng teritoryo sa ilalim ng kanilang Nine-Dash Line na sumasaklaw sa malaking bahagi ng South China Sea. Ang mga tensyon sa pagitan ng Vietnam at China ay madalas na lumilitaw sa pamamagitan ng mga insidente sa karagatan. Gaya ng pagpapadala ng mga barko ng China sa mga territorial na karagatan ng Vietnam, pati na rin sa pamamagitan ng mga pagtatayo ng infrastruktura at mga artipisyal na isla ng China sa mga teritoryo na inaangkin din ng Vietnam. Bilang tugon, ang Vietnam ay patuloy na nagpapakita ng pagtitiyak sa kanilang soberanya sa Spratly Islands at iba pang mga bahagi ng South China Sea. Nagpakita rin sila ng determinasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang depensa at seguridad upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Noong 2015, napabalitang sinimulan na ng Vietnam ang reclamation nila sa West London Reef. Nang mabalitaan ito ng China, agad nilang binantaan na itigil ang ginagawang ito ng Vietnam kung ayaw nila ng gulo. Kung sa iba siguro ay natakot na, ngunit nanindigan rin ang Vietnam tulad sa Indonesia na ipaglaban ang kanilang karapatan at huwag magpadaig sa pangbubuli ng China. Pinatunayan nila iyan nang lalo pa nilang palawakin ang pagsasagawa ng outpost nila sa Spratly Island. Nang dahil dyan, marami ang nag-abang ng isang maduguang labanan sa pagitan ng Vietnam at China. Ngunit, noong 2023, marami pang pasilidad ang pinagawa ng Vietnam sa Spratly Islands. Tanda na hindi man lamang talaga sila natinag sa China. Sumapit na ang kasalukuyang taon ay wala pa ring digmaan ang naganap na tila hindi na nga nakaimik pa ang China sa harap-harapang paglaban sa kanila ng Vietnam. Taong 2017 naman nang ang Malaysia ang sumubok na pumasok at sumipsip ng langis sa isang bahagi ng South China Sea. Ayon sa balita, 4 na buwang hinaras ng China ang Petronas at Shell ng Malaysia sa South China Sea. Hindi rin nagpatinag ang Malaysia sa pagbabanta sa kanila ng China. Kahit makailang beses hinarang ng China ang mga barko ng Malaysia, nagpahayag pa rin sila na handa nilang protektahan ang kanilang karapatan sa South China Sea. Dagdag pa nito, pag-aari raw nila ang teritoryo kaya magpapatuloy ang Petronas sa paghuhukay ng oil. Ang labanan ng Malaysia at China tungkol sa langis sa South China Sea ay isa sa mga isyu sa rehiyon ng Asya-Pasipiko na nagiging sanhi ng tensyon at alitan sa pagitan ng mga bansa. Ang South China Sea ay may malaking halaga ng langis at iba pang likas na yaman. Maraming bansa sa rehiyon ang may mga territorial claim sa mga islang nasa loob ng nasabing karagatan. Ang Malaysia ay isa sa mga bansa na may territorial claim sa ilang bahagi ng South China Sea, gayon din ang China. Ang mga territorial claim na ito ay nagiging sanhi ng mga di pagkakaunawaan, partikular sa pagitan ng China at ng mga kalapit bansa tulad ng Malaysia. Ang mga isyu sa langis sa South China Sea ay nagpapalala pa sa tensyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon. Ang pag-aangkin ng China sa malalaking bahagi ng South China Sea, kung saan maraming langis at iba pang likas na yaman ang natatagpuan, ay nagdudulot ng pag-aalala at protesta mula sa iba't ibang bansa tulad ng Malaysia. Ngunit nang nanindigan ang Malaysia at tila walang nagawa ang China, katulad sa Vietnam at Indonesia, walang giyera na nanaganap. Tila nabahag at walang binatbat ang China kapag ganito na ang mga ginawa ng mga bansa na kanilang binubuli. Ang agawan ng dagat sa pagitan ng Pilipinas at China ay isa sa mga isyu sa kasalukuyang pampolitika na nagdudulot ng malalim na tensyon sa rehiyon ng Asya-Pasipiko. Ang pangunahing mga usapin ay kadalasang nauukol sa teritoryo, soberanya at karapatan sa likasyaman, partikular na sa mga lugar tulad ng Bahuraan ng West Philippine Sea. Ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China
ay nadagdagan pa sa pagtatayo ng China ng mga artipisyal na isla at infrastruktura sa ilang mga bahagi ng West Philippine Sea, kung saan ipinapakita ng China ang kanilang lakas sa militar at pampolitikang kapangyarihan. Bilang tugon, ang Pilipinas ay naghain ng kaso sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2013 upang resolbahin ang mga isyu sa teritoryo at soberanya. Sa kabila ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pabor sa Pilipinas at laban sa mga hakbang ng China, ang huli ay patuloy na nagpapatupad ng kanilang mga interes sa rehiyon na nagdudulot ng patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang agawan ng dagat sa pagitan ng Pilipinas at China ay patuloy na bumabagabag sa seguridad at stability sa rehiyon ng Asya-Pasipiko at nagtutulak sa mga kasapi ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, na maghanap ng mga diplomatic na solusyon at multilateral na pagkakasunduan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Dapat ba tayong mangamba sa tila giyerang paparating kapag pinili nating ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea? O katulad ng Indonesia, Vietnam at Malaysia, at dapat natin manindigan at maging matapang upang ipagtanggol ang bansa, mamamayan at karapatan natin laban sa mga Chinook?